Magandang araw at magandang buhay mga Herb. So welcome back sa aking YouTube channel. So this is Archery and syempre napakatagal nating walang upload video. Busy tayo sa ating trabaho. Pero nandito tayo uli ngayon sa Taurus Bike Shop para sa isa na namang bike check ang napakagandang Ragusa Megane. So kung naghahanap ka ng budget mill na mountain bike, 27.5 or 29, tamang-tama sa'yo ang video na to. So kung hindi ka pa syempre nakapag-subscribe, pindutin lang ang subscribe button para updated kayo sa pangapanibago nating upload video. So ano pang inihintay natin mga Herb? Tara, simulan natin ang bike check video. So ayan mga Herb, ang ating iba bike check, Ragusa Megane. So dito sa Taurus mga Herb, available to sa 27.5 and 29. So kita nyo naman, napakaganda nung frame. So dito tayo kagad sa frame. By the way, highway mga Herb, bago ko makalimutan, ang mountain bike nga pala na to is 27.5, ang timbang is 14 kilogram. So para sa akin magaang ang 14 kilogram dahil sa mga parts na nakakabit dito. So mamaya pagkatapos ng bike check, sasabihin ko sa inyo bakit napakagaang nung 14 kilogram. Ayan, dito tayo sa frame mga Herb. Dito medyo nagandahan ako dahil sa itsura niya, lumiit yung space dito. Nagmukha siyang maliit yung frame kasi naibaba yan. So ang sitium natin mga Herb is 15.5 inches. So kita nyo, diretsyon-diretsyo to papunta dun. Dahil yan, dito, ayan, pinabend niya ngayon. So dahil dito sa design ng ating frame, pwedeng-pwede na tong sakyan ng mga maliliit na tao kasi hindi nasasayad dito yung inyong singit. So pwede to sa babae, pwede rin sa lalaki. Ayan, kasi binaba. So kung makikita nyo mga Herb, maraming uod ng pagkaka-welding. Hindi naman makakadagdag bilis yan. Diba? And syempre dito marami rin uod ng pagkaka-welding. So para sa akin, wala naman masyadong dagdag bilis yon. Gaganda lang naman yung itsura. Pero sa akin, okay na ako dito sa mga ganitong itsura. Ang ganda naman pagkakahinang ko. Para ka may uod dito. And syempre, internal cabling siya. Bakante to. And dito, meron dalawang internal cabling. Tingnan natin kung dito pinasok. And dito siya inilabas. Ito, ayan. Ito yung kanyang preno sa likod. Tapos ito yung kable ng RD. Itong bakanting butas na to mga Herb na internal, siguro para sa FD ito. So tingnan natin kung available siya. O yun, pwede mo siyang lagyan ng FD, pwedeng gawing 2x or 3x. Naka 1x lang kasi to mga Herb, kaya naka single speed. Ayan, sabi nga nila, single and ready to mingle. Ayan, yung kanyang head tube mga Herb, sinukat ko to, this is 120mm na may logo ng Ragusa. Ayan, so ang pintura natin mga Herb is brown itong pinaka front, then black itong pinaka back. Ayan, glossy yung kina ko. Diba, Ragusa, tas black to. Pintura yung mga makikita nyo decals dito mga Herb, ayan, Megane, tapos Ragusa, tapos 27.5. So naka-top coat siya mga Herb. Wala akong nakakapa. And may Ragusa dito sa likod ng chain tube, no? Chain stay pala. Ayan, sa tagal lang hindi na tayo nagba-bike check, nakalimutan ko lang yung mga terminologies dito sa bike. Tapos may bridge tayo rito. Ayan, bilog na bilog ang ating seat stay. Siyempre, bilog din ang ating seat tube. Then, pangdata dito sa ating down tube, mga Herb, madi-describe ko to as isturang palo-palo. Ito, medyo flat dito, and then medyo pa-rectangle dito. So, mukha lang talaga siyang palo-palo. And, meron siyang lalagyanan ng water bottle. Ang liit lang nung space dito. So, palagay ko, ang mailalagay mo lang dito na water bottle is nasa 500 ml. Maliit talaga. Hindi ka makapalagay dito ng malaki. Tatama na dito. Yon. At may konting bend dito.
Yan, then dito naman tayo sa chainstay mga car. May bridge pa rin. At pa-square ang ating shape ng chainstay. May konting ano lang siya. May konting bend. Konti lang naman mga car. Kumbaga konting sexy lang dito. Yan. At syempre, meron tayo dito yung dropout na papalitan yan. Yun, no? And ito yung kable ng ating RD. Yan. At tingnan natin ang ating fork. Yan, dito tayo sa fork. Ang fork niya mga ka-erp is made from bakal. Lahat. As in bakal. Matigas. Yan, no? May manual lockout. Tapos preload sa kabila. So, bakal kal yan. And ang ating nakalimutan ko na dito, stanchion. Ang tagal natin na walang video. 105 mm ang haba niyan. Meron siyang rubber indicator dito ng kanyang sag. And tingnan natin, oy, straight tube ang ating head tube. Naka ayan, straight tube yan. Ayan. Ito, sticker to mga ka-erp na Megan. Ayan, sticker. Tapos, dito tayo ngayon sa ating hubs. Ang hubs natin is bakal mga ka-erp. Ball bearing type yan na naka quick release. Bakal din syempre ang ating spokes. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. So, 32 holes, 32 pieces na bakal na spokes. Pero yung ating rims is made from aluminum alloy. Ito yung matagal ko nang gustong matesting. Sabi nila, reflectorized daw yan. Pero hindi ko pa siya nakoconfirm. Kasi hindi pa ako nakagamit ng ganyang rims, lalo sa gabi. At ang ating gulong is Kaiden Race. Parang si Hayden, ano? Kaiden Race na 27.5 by 2.125. Ayan. Tatagmantugma yung kulay ng gulong sa ating frame. Siyempre sa kabila ganun pa rin, Kaiden Race 27.5 by 2.125 na gulong. Yung knobs niya mga carp ang lalaki. So laban to sa mga tikpo. Ayan, yung mga mahilig magtikpo-tikpo dyan, tamang-tama sa inyo to. Alloy na rims, bakal na spokes, bakal na hubs. Ayan, kung nakikita nyo 32 pieces na spokes na bakal. And pagdating dito sa ating nakalimutan ko na kags. Ang kags natin is tread type. So ayan mga carp, binuksan namin para maipakita sa inyo talaga. Kasi may nakasulat na kaset doon sa kags. So ayan, confirm mga carp. Kita nyo, hinubaran na namin para magkalinawan na lahat kami dito. Napeke. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga ka-erp na may nakasulat na kaset. Ayan, kung makikita nyo ha, kaset. Pero ang totoo is thread type ang ating cogs. O, napakalinaw mga ka-erp. It's confirmed, thread type ang ating cogs na 10 speed. So may pag-asa nang magtaas ang ng speed yung mga naka-thread na hubs. O, ayan mga ka-erp ha. So napakalinaw, thread type ang ating kag. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 speed. So may pag-asa na magdagdag ng speed yung mga naka-thread type na hub. So kung hindi ako nagkakamali mga carp, 15 teeth. Ito, pinakamaliit niyan. And yung pinakamalaki niya is nasa 32 teeth. Ayan. At syempre ang ating shifter is micro shift. Uy, ang ganda. Oversize ang pulley niya mga carp. Dito sa may bandang kanyang, nakalimutan ko na to, tension pulley mga ka-erp. Tapos yung guide pulley niya, mali ano lang, standard size na plastic. Tapos ito hard, ito hindi mo mahalatang plastic, ito kitang-kita mo na kagad na plastic. And kadena natin mga ka-erp, uy, wow, naka-ano pa tawag dito? Ito, missing link na 10 speed na kadena na 5 ball ang tatak. Uy, panalo. Missing link. Yung iba kasing nakikita natin kadena, naka-fix lang siya. Tapos ang ating crankset mga ka-erp, made from bakal itong crank arm, 170mm, na meron siyang nababalutan siya ng plastic. Ito mga ka-erp. Yan, ito yung pinaka-plastic niya. Hindi ito ha. Ito, to, to, to. Yan. And yung kanyang crank, itong ano, itong plato mga ka-erp. 34 teeth made from bakal din na square taper dyan mga carp. Hindi lang natin masyado nakikita kasi nakatago talaga siya ng plastic. Ito mga carp. So ang ganda ng ating crank. So may tindig sabi nga nila.
Ayan, no? Mayroon siyang talagang pamporma. Ang ganda kasi hindi natin makikita yung pinaka chainring niya kasi nakatago yung kanyang chainring gamit itong plastic. Pero kung gusto niyo tanggalin, pwede naman tanggalin, pero para sa akin ang ganda niya, oh. Oh, di ba? At ang ating seat clamp made from alloy, seat post made from bakal na 27.2 ang taba, 350 mm ang haba niyan. Then ang ating pedal is hard plastic, ball bearing type. Yan mga kerp. And ang ating upuan is made from Ragusa. Ang lapad nito mga kerp. Ay, ang sarap ng foam. Ramdam na ramdam mo to pag inupan mo. Ang lambot. And may hiwa. And syempre, merong kanal. Singawan ng utot at daluyan ng ihe. And syempre, dito tayo sa kamao stem. 60 mm ang haba. Kamao. Nakaganyan yan mga kerp. Hindi mo siya pwedeng baliktarin. So, ganyan na yan. Naka-negative na tayo. At ang ating headset, ang ganda ng ating headset mga kerp. Naka-slam. So, ganito yung gusto ko. Tapos, meron siyang dalawang spacer na 10 mm. So, kung gusto mong paglaruan yung ating spacer, nasa sa'yo yun. Pwedeng dalawa sa taas, pwedeng isa sa taas, isa sa baba, nasa sa'yo na. Pwede namang nasa taas lahat para naka-slam dito. Ayan. At ang ating handlebar, is 720 mm ang haba. Naka low rise. Ayan. Bakal to mga kerp. Bakal. Ayan. Ang ating grip. Bakal. Ah, bakal. Gomang goma to mga kerp. Ito. Na pati may cover dito. Sa kabila, ganon. At ang ating shifter. Ito ko'y nagandahan mga kerp. Kung gusto mo mag-upgrade sa hydraulic brakes, naka-ready na siya kasi magkahiwalay ang shifter saka ang ating brake lever. Ayan. Ito alloy. Itong body, plastic. Tapos, microshift na shifter na may indicator na 110. Ayan. And syempre, sa kabila, wala kang makikita kasi naka-one by ang ating mountain bike. So, huwag kang maghanap ng iba. Baka iwan yan. Parang jowa lang yan. Pag naghanap ka ng iba, iiwan ka yan. Di ba? At ang ating caliper is naka... Ano ba tawag dito? Ayan. Yun. Nakalimutan na natin. Tagal na natin hindi nagbabike check. IS mount yata tawag natin dito. mechanical disc brake 160 mm na rotor. Ayan. So, okay naman ang ating mechanical. Nakakapagpreno din naman yan. Di ba? Sabi nga nila, it serve its purpose. Sa kabila, ganun pa rin. Naka-IS mount na mechanical disc brake 160 mm na rotor. So, JHDS. Ayan, o. Siyempre. So, palagay ko wala na ako nakakalimutan sa ating pagbabay check nitong Ragusa Megane. So, sulyapan uli natin ang ganda nito mga kerp. Tamang-tama sa mga budget meal mountain bike. So, mga kerp, ayan ang ating bike check talaga ng budget meal mountain bike. Siyempre, dito yan sa Taurus Bike Shop. So, magugulit kayo sa price. 10 speed mga kerp. Nagkakalag ito ng 7,000 pesos lang. Ayan. So, sa mga gusto mag-avail ng Ragusa Megane dito sa Taurus, mga kerp, tumatanggap sila rito ng home credit. Ayan, no? So, pwede kayong kumuha ng hulugan. So, pwede rin nyo naman i-cash. Ayan, syempre. So, ilalagay ko sa description, mga kerp, yung kanilang Facebook link, Google Map, and contact number para direkta na lang kayo makipag-ugnayan sa kanila. So hanggang dito na lang mga Earth Road to 15,000 tayo. Maraming salamat sa panonood. Kita-kits tayo sa susunod na video. Paalam, bye-bye.